Ito na po yung mga materials na gagamitin natin sa pagko-convert ng washing machine ito. From digital to analog. Ito po yung wash timer. Ito po yung selector switch. Ito po yung spin timer. At saka po yung three-way switch na tinatawag para po dun sa... Ito po ang magsusupply sa mga component na ito. Okay? I-assemble ko po ito at makikita nyo mamaya. Selector switch. Ito naman po yung spin timer. Okay lang at tama na. Marami ka nang iilibot. Huwag mo nang patagahin. Okay, ito naman po yung three-way switch. Kabuuan ng ating ito po yung circuit na nasira. Subukan po natin. Ito po yung nilalaman ng digital circuit niya. Ngayon po, tatanggalin na po natin ito. Yan. Saka natin hihilain yung mga circuit na nanggaling dyan. Ito na po siya. Hilain natin yan. At ipapasok natin doon. Okay. Ito na po yung pagkukuhanan natin ng mga wire para ikabit po dito. Yan. Sige po. Okay. Natanggal po natin yung mga tape ng wire para distinguish po natin kung saan po nakadistino yung mga ibang wire, kung saan po papunta yung may papunta po kasi sa motor, solenoid, saka sa water inlet. Okay po. Ito po yung kwan. Ito po yung common ng motor nitong washing machine na ito. At saka ito po yung reverse forward niya. Reverse forward. Kaya ito po yung common niya. Ito po yung reverse forward. At saka yung reverse forward din po yon. Kasi nagsasalit-salitan po yan sa pamamagitan po ng wash timer para mag-reverse at mag-forward. Ngayon po, i-connect po muna natin yung motor. Okay, dito po sa linya. Kunin na po natin yan. Gagawin po natin line 1 ang itim. Kukunik po natin si common dilaw. Ito po. Tapos, common na po yung dilaw. Common, ito po yung common ng motor. Ito rin ikakabit-bit po natin dito. Alam natin yung mga wire na mulag po dito sa may digital circuit. Yung kaninang ilabas po. Ito na po. Tinanggal po na. Tapos, ang mga component nitong washing machine na ito, meron po siyang water inlet solenoid
meron din po siyang motor. Meron din po siyang drain motor. Ito po ay solenoid din po ito, drain motor. Ang kanyang wire is yellow tsaka black. Oh. Ito po yung capacitor na nagkukunik po sa reverse tsaka forward ng motor na ito. Okay. Ngayon po, ito na po yung dilaw. Ito po yung common. At nakakonekta rin na po ito doon sa solenoid drain motor. Ngayon, ikokonektan po natin ito sa mga line. Ang gagamitin natin itong line is black. Ito po yung line 1. Ikokonekta po natin dyan. Tsaka dito po. Ngayon po, nakakonekta na po lahat ang mga common tsaka line 1 ng mga yung tatlong motor. Okay po. Ang susunod po, ito. Ito. Ayan yan. Yan. Okay po. Bitan ko po muna ng linya itong 3V6 natin para masuplayan itong buong circuit na ito sa pinong lampot na. Sa selector 6 naman po tayo mag-push. Install ko na po ang mga wire na ito. Ito po yung linya. Pupunta po rito sa cord niya. Ito na po yung line 2.
Yan. Katapos po, itong pag naka on po ito dito, ito po ang mag papunta po rito sa may solenoid, water inlet. Tapos po, pag inupo yung water inlet, ibig sabihin, ito, papunta naman dito sa sirkuitong ito. Ito na po, papunta ito sa selector switch. Pagkatapos ng selector switch, magsiswitch siya ng papunta sa wash timer, either spin timer. Ito po yung brown, ito po yung wash timer. Ito po yung linya ng wash timer. At yung orange naman o, papunta dito sa may spin timer. At ito pong dalawa, itong blue at saka red, papunta po dito sa may sa baba. Ito po yung motor. Blue sa blue, tsaka red sa red. So, ito po yung wash timer. Okay po. Pagkatapos po, yung natitirang wire, ito po yung papunta sa baba. Ito po yung itim na wire na papunta po dito sa tatlo. Ito po yung solenoid drain water. Motor din po yan. Ito po. Papunta dito sa taas. Ngayon po, ipukunik po natin ito sa, ito yung nakakunik na yung sampaan niya, yellow, pupunta po ito sa, dito, bago po siya mag-spin, mag-drain po siya. Yan. Okay po, yan po ang connection ng circuit natin, at meron pa pala ito isa. Itong isa naman po, papunta po sa pupunta sa kwan, tapos bago mag-drain, pupunta po sa isang ito para mag-spin. Ito po kasi, ito yung clockwise or forward ng washing. Kaya pag nag-spin po, forward or kaya clockwise. Yan. Okay po. Sige po. Ngayon po, i-tip po natin yung mga connection para hindi naman to kwan. Ayos natin itong mga wire dito para hindi naman po nagkakalat. Saka po natin takpan. Ito, ngayon po, water inlet. Ayan, kakarga po siya ng tubig. Ayun, nagkarga na po siya ng tubig. Okay po. Ito, medyo puno na po yung tubig. Iyok na po natin. Off na po. Ngayon, natigil na po yung tubig. Lalagyan na po natin ang damit. Okay. Ngayon po, naka-off na siya. I-rinse na po natin sa wash. Okay. Okay, wash. Okay po, tapos dyan. Timer wash. Ayun, naglaga na po siya. Po. O
Okay po, assuming natapos na pong naglaba, ilalagay, i-rinse po din natin sa drain para yan. Ayun po, nag-drain na. Pagkatapos po natin maglaba, kung gusto natin magbangnaw, isip po ulit natin sa water inlet para magkarga po ng tubig. Yun po, nagkakarga po ng tubig. Pagkatapos po, ipukan po natin sa wash inlet. Okay. Then, wash timer. Ayan. Ayan, nagwa-wash na po siya. Katapos po, di pagkatapos pong nag-wash, di dire-drain ulit po natin. Dire-drain po ulit natin. Ayan. Ayan, nag-drain. Okay. Okay, pagkatapos po natin may drain, kung gusto na natin spin, ito na po, spin natin. Nakaset na po tayo sa spin, spin timer na lang po, ayan. Ayan, nag-spin na siya. Ito po, nag-spin na po siya. Okay. Okay po, assuming na tapos na pong nag-spin, yung damit po pwede na nating kunin at ibilad. Yun lang po. Mamaya ipapakita ko po yung schematic diagram ng ginawa nating digital at conversion ng digital to analog na wash machine. Alam po. Okay, magandang araw po muli. Ito na po yung schematic diagram of simple conversion of digital washing machine into analog. Opo. I-explain ko lang po sa inyo ang paano ang takbo ng kuryente itong ginawa kong circuit. Ito po yung line po, ito po yung line 1. Kanina po, nakuan po natin na yung mga yellow pinagsama-sama po sa isang buhol. Itunis ko po yun dito sa line 1. O. Yung line 1 po natin, yun po yung black. Napunta po ng yellow. Ito po yung itong isang connection ng motor, yellow din po. Ito yung tinatawag na common. O, tsaka yung isang paa ng water inlet, tsaka isang paa ng water drain solenoid. Okay po. Okay. Ang takbo na po ng kuryente mula po dito sa white. Ito po yung napunta yung sa circuit na ginagawa ko kanina. Na nandun po yung three-way switch, yung drain, yung selector switch, tsaka yung spin timer. Okay po. Okay. Muli po dito, pag isunits po natin sa switch, sa water inlet, yan. Di nag-contact po yung dalawa. Yung kuryente po, papunta rito sa water inlet. At yun, bubukas po yung gate valve nitong water inlet at magkakarga po dun sa washer. Okay. Tapos pag napuno na po yung tubig o kaya kalahati ng kwan o kaya yung water level na gusto nung may-ari ng washing machine, yung off niya po papunta dito sa taas. Ito po yung off. Yan, off. Pagdating ng off, yung kwan po, yung kuryente, papunta po sa selector switch. Ngayon, itong selector switch naman ito, di isi-select mo siya ngayon sa wash or rinse.
Kaya yan. Ang kuryente naman po papunta dito sa wash timer. Ngayon, pipihit mo siya kung ilang, 3 minutes para mag-wash or 6. Yun, mag-under po tong motor ng reverse tsaka forward. Okay, di naglalaban na po siya. Pagkatapos pong maglaba, pagkatapos mo ng 3 minutes or 6 minutes wash timer, magka-cut off po itong one. Hihinto po yung motor, tapos i-drain naman po natin. Yung switch, i-rearrange naman po natin dun sa drain. Yan. Simple mag-off po ito. Ang, ngayon, drain, automatically po, yung water drain solenoid, mag-o-open po yan at mag-drain po yung water. Okay? Di, nag-drain na po. Ngayon, wala nang tubig, pwede na natin po siyang spin. Ngayon po, yung spin timer, pipihit po rin natin kahit na 1 minute, pwede na po yung 1 minute, mapipiga na po yung ating damit. Yan, di. Nag-spin na po siya. Pagkatapos mag-spin, kung gusto na ulit natin kuwan, balnawan. Okay. Ipipihit ulit po natin yung three-way switch papuntang water inlet para magbalnaw. Yan. Di, nagkakarga na po siya ng tubig. Pagkarga na tubig, para magbalnaw, ipipihit naman po natin yung three-way switch papuntang selector switch. At ipipihit din po natin ulit siya sa rinse or wash. O di, nagwawash siya or nagre-rinse. Katapos po siya mag-rinse, siguro yung wash timer, isisit lang po natin ng 2 minutes or 3. Depende po sa gusto ng customer or ng may-ari ng washing machine. Yon. Katapos po, di nag-cut off automatically yung wash timer, i-drain spin na po din natin. Ipipihit po natin itong selector switch into spin or drain. Yan. Punta yung kuryente po dito sa water drain solenoid. Ngayon, nag-drain na po siya. Pagkatapos po siyang mag-drain, nakita natin wala ng tubig yung pinaglalabahan, spin timer na po natin. Pwede yung 1 minute, 2 minutes para mas lalong mapiga yung damit. Okay, pagkatapos po automatic magka-cut off po yung spin timer, okay na po. Pwede na natin po ibilad yung damit. Maraming salamat po eh. Ito po yung takbo ng kuryente na ginawa nating simple diagram ng analog washing machine. Thank you po.